For this video, kami ni Jajay ko ay pupunta sa tatlong iba't ibang bansa on a span of one day. So ibig sabihin, marami kami makikilalang iba't ibang tao, mapupuntahan ng iba't ibang places, at may experience ng iba't ibang pagkain or kung ano man on a span of 24 hours. Bonggang travel vlog to. Marami kayong makikitang places sa loob lang ng isang video. Guys, hindi nyo mapapansin kasi siguro pag na-edit na to ni Aga, sunod-sunod na. Pero sobrang dami niyang sinushoot. Hindi ko na maintindihan. Nahihilo na ako. Oo. Kasi syempre, minsan lang tayo makapag ibang bansa. Gusto ko na i-maximize para rin mabigay sa inyo yung best experience na na-experience din namin. Kaya yun, wag na natin patagalin pa. Ang oras na magsisimula tayo ngayon is 9 a.m. and dapat pagkatapos ng 24 hours 9 a.m. na kinabukasan ay naikot na natin ang tatlong bansa. Kaya ano pa hinintay natin? Let's go to our first stop, ang Singapore. Let's get it! Para sa ating unang bansa, lumipad kami from Manila to a country kung saan puntahan siya ng maraming Pinoy para gumala. Walang iba kundi ang Singapore. So yun guys, nandito tayo sa ating unang country, ang Singapore! And as you can see, napakaganda dito, and first time namin pumunta ni Jajay together. Grabe oh! Only in Singapore. And trivia lang guys, isa sa pinakamalaking airport sa buong mundo ay sa Singapore. And hindi lang basta magandang airport nila, marami pa silang magagandang tanawin. Kaya pupuntahan namin ni Jajay yon at ipapakita sa inyo yes! kung ano ba talaga ang maganda sa Singapore. Yan! Let's go! Let's go! So ayun guys, nandito na tayo sa ating first country nga, as you can see. And ano ba ang Singapore kung wala ang pinakakilala sa kanila? Nakikita ko na ngayon ang Merlion. Let's go! Ayun na natin hawakan ang Merlion, literal. Yan guys, isa sa pinaka-tourist attractions ng Singapore. At marami nagpapapicture ay ang Merlion. Yan. Hindi na siya green screen, totoo na siya! Woo! Share ko lang. Are you gonna subscribe to me? YouTube yeah. channel? Yeah. Oh my god, I have Greek subscribers! Let's go! Thank you so much! Order's complete. Order's complete. Parang lokal na ko. So ano ang Singapore kung hindi tayo magte-taste ng mga pagkain nila? Nawala ata sa Pilipinas. Yes. Hindi namin sigurado ah. Kaya nandito kami ngayon sa Singapore ay gusto rin namin matikman ang mga pagkain dito sa Singapore. Kaya ngayon guys, nandito kami ngayon sa Texas Chicken, not sponsored. And titikman namin yung pagkain. Ano bang lasa ng Texas Chicken dito sa Singapore? Yeah! Let's go! Ano ba ito? A bread? Share na lang tayo kasi share na lang sila. Ito yung chicken tenders. Kuya, ang sarap nito! Ano ba yun? Butter bread ata yun eh. Ating chicken tendons. Try nyo rin. Ang laki ng chicken eh. So, ang init! Ay, kasarap! Bili pa na naman ang isip ko. Sarap ma. Sarap no! Para siyang cornbread na may butter. Sarap! Melt in your mouth! Not in your hand! Melt in your mouth. Not in your hand. Yung crispy niya. Lasa. Medyo parang crispy siya. Ano ang sarap ah? Ano ba? Love it! Ngayon, try natin yung chicken tenders. May gravy? Wala. So walang gravy sila. Ay, may mashed potato ako. So yun na nagagawin ko. How does it taste? Sarap lang! Parang Pepsi. Come on. Mmm. Yung gravy parang KFC. What? Yung chicken parang McDo. Diba? Malambot lang, tender talaga. Try din natin kaya mat yung fries nila. Ang fries nila, mayroong mga ano, cheese, mayo, and anong tawag dito? Parang ano? Onion leeks. Oo. Onion leeks. Sarap! Sobrang sarap na tamponan ako. Ang sarap ko yung mag... Lasa. Lason cheese. Mm-hmm. Manap. Ang sarap na mga addition. Sama mo na mga onion. Mmm! Diba? Ang sarap ha. Ang sarap na cheese tsaka mayo nila. Tingnan mo lablab. Mmm! Kakaiba to. Wala lang. Iba yung churin. Kasi may mga pang lugaw eh. Gusto ko yung soft drinks kasi ang init. Diba? Parang sour cream and onion. Mm-hmm. Not bad.
ako. 34.17. Kinakain namin lahat ngayon. Lahat yan ha. Pati drinks, 34.70. Convert natin siya. Hey Siri, 34.70 Singaporean dollars to Philippine peso. 1,397. Ito na lahat? Lahat. Pero actually, okay na sa akin isang chicken lang. Ano laki yun? Nakakabusog sa akin. Malaki serving dito. So, apat na chicken, dalawang bread, kung kasama, rice. Kung kasama natin sila baninay, ngayon, sakto to lahat. 1-3, so sakto lang din. Sabihin natin kumakain tayo sa BGC. Same price. Mahal lang ng konti kasi fast food to eh, compared sa atin. Pero masarap yung food. Now, it's 4:10 p.m. May ilang oras pa tayo kasi hanggang 9 a.m. tayo na kinabukasan. Total, nasa Singapore na rin kami at may oras pa kami. Nag-celebrate kami by going to Universal Studios. 7:18 na guys. Tinan nyo, may araw pa rin. Grabe. Okay guys, so update lang. The time now is 12:51 a.m. ng August 20. So meron na lang tayong 9 hours para makumpleto at may dalawa pa tayong kailangan puntahan. Currently nandito pa rin kami sa Singapore pero kakaano lang namin, kakapass ng immigration and magbo-boarding pa. So in-update ko lang kayo, medyo mabilisan na dapat ang galaw natin. Pero sana mapuntahan pa natin yung dalawang bansa na plano natin puntahan. So yun, wala pa akong tulog for almost 2 days na 1 hour lang or 2 hours tulog ko. At ngayon nag-e-edit pa ako. Kasi gusto ko may ma-upload para sa inyo. Kahit nasa biyaya ako, may napapanood pa rin kayo. So yun, kailangan ko pa sumagap ng wifi. Pero laban lang, let's go. Para mapasaya kayo, gagawin namin lahat. Balikan ko lang kayo, let's go. Okay guys, so ngayon nakabook na kami ng trip and ang departure namin is 2:40 at ang dating namin is 5:50 a.m. Siguro matapos nito, meron pa kami natitirang 3 hours para mabuo natin yung tatlong bansa in one day. Sana magawa natin, pero yun, hirap kasi makahanap ng last minute na mga galawan na schedules and sana walang maging problem or delay para umabot tayo sa ating time. Kasi kung maayos lahat, feeling ko magagawa natin tong challenge na to. Wala pa kami tulog ni Jai, tsaka ni Kuya Matt, dito lang kami. Yan o. Guys, akala namin nag-joke si Albert. Nalungkot ako. Akala namin 3 hours lang biyahe from Singapore to Doha, pero it was all a joke. Ibig sabihin, ito na rin yung sign kung bakit tayo nagpagod ngayon sa Singapore. Bakit? Kasi magpapahinga tayo. Bakit ang tagal ng flight nila ba? Ano naging problem? Hindi ko alam, baka sa time zone. Pwede, sa time zone. Kasi parang umurong yung oras nila. Galing no? Parang what's happening to the world? Pero parang umurong. Ala, medyo kinakabahan na ako dun sa nangyayari ngayon kasi parang magkaka-problem daw ata. Pero according nga sa papers namin is 5:50 a.m. nasa Doha na kami. So bahala na, tingnan natin. Medyo sabog-sabog na kami lahat ngayon, wala pa kami mga tulog. Kamusta man ang pakiramdam ko yung MATLAB-LAB? Okay pa ba kayo? Pagod. Ikaw lab, okay ka pa? So ako'y sabog na. Ready to sleep na. So yan ang condition namin, balikan namin kayo. Let's go. Kaso, nagkatotoo nga ang iniisip namin ni Jajay. Sa pagpunta namin sa aming second country, ay nagka-problema sa oras ng aming flight. Okay guys, kakarating lang namin sa plane. And mukhang may bad news ako. Pero kahit anong problema pa yan, ay hindi tayo hihinto hanggat hindi natin natatapos ang challenge na to. Fighting! Second country for today, we are in Doha! Sobrang grabe ng experience ko namin dito kasi ang oras sa Pilipinas is 11 a.m. pero dito magsi 6 a.m. pa lang. 6 hours difference. Wow. And yung biyahe namin ay una diba lumabas 12 hours tapos biglang naging 8 hours mas naging 5 hours. Hindi ko alam, mababaliw na ako para ako nag time travel. Pero kakount natin yung oras dito which is 6 a.m. kaya on time pa rin tayo. May 3 hours pa tayo para makompleto itong challenge na to. Let's go! We're in Doha! Second country! Meron na agad kaming ticket papunta sa ating third country. Yes. And that third country is gonna be one of the best countries na mapupuntahan namin sa buhay namin. Yeah. Are you ready, love, love? I'm so ready. My outfit is ready. My mind is ready. The coffee is not ready. What is that? Ginagawa mo? Tama.
Tama na shopping, malilate na tayo sa flight. Parang dito lang ako nakakita nito. Pure gold ba yan? Opo, 22 karat po. Eto, baka gumling nyo, may diamond. Pure gold to, di ba? Opo. Yung sa amin kasi yung pure gold tindahan. And this is our last flight for today. Yes. Kasi nga, 3 countries, 1 day ang gagawin natin. 9 a.m. tayo nagsimula kahapon. Ngayon, love, anong oras na? 9 ang oras ngayon ay... 7:39, as ako pa yung background. Kami ni Jay. So meron pa tayong 1 hour and 20 minutes left para mapunta ng third country. Pero feeling ko hindi na tayo aabot. Let's see kung ano oras tayo makakapunta. Ito ang itsura ng mga taong walang ligo ng dalawang araw. Uy, nakapagpunas ako, no? Ikaw yung ligo, sabi ko. Hindi naman talaga ako naliligo. What? Ayan, nabunyag na ang sikreto ni Jaira. Araw-araw, hindi ako naliligo araw-araw. Walang ligo. At least kami ni Kuya Matt nakapagpunas. Nagpunas rin ako, nagugas ako. Parang di naman. You never break, you never lie. You never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? Kaya po ba, aga? Kaya po ba? I think about you a lot. We would like to remind you to wear your face mask while disembarking the aircraft and until you reach your final destination. Welcome to Santorini, Greece! Let's go! Realize ko lang, di pa man tayo nakakarating sa ating destination. Parang ang sarap pala mag-travel, ang dami mong realization. Di ba parang ang laki ng mundo, bakit ka mamumblema? Parang, kumbaga sa laki ng mundo, dust lang yan na hindi mo dapat problemahin. Di ba? Realization agad. Hindi kasi kanina nakatingin ako sa bintana. Hindi kahit yung dahon. No, natutulog ka nun eh. Natutulog ka. May nakita kaming desierto. Desierto. Siya yung lali mo pala mag-isip? Actually. Ngayon ko lang na-real. Joke! Narinig nyo yan? That is Greek language. So ayun guys, kakarating lang namin dito sa Greece. Anong oras na yun, love love? 1:40. So for the past 1 day and something. Hindi natin nakompleto yung challenge. Lumagpas tayo ng 1 day kasi dapat hanggang 9 a.m. lang. Pero lumagpas tayo ng 4 plus hours. So we failed the challenge. But what an experience. Sobrang dami nating first time ngayon. First time natin naka-set foot sa tatlong countries in less than 2 days. At saka lahat yung countries na yun, first time natin puntahan together. Tama. At ang challenge lang dito guys is dahil sunod-sunod yung mga flights namin, wala kaming ligo, napunta pa kami sa iba't ibang time zones. So, very memorable. Para tayong magta-time travel. Oo, very memorable tong experience na to. Pero at least napakita namin sa inyo yung mga sceneries sa iba't iba. Tsaka yung dating ng airport ng iba't ibang bansa. Tama. Diba? Ang gaganda, promise. Tama. So, love, may question ako. Ano na-realize mo dito sa trip na to? Sa challenge na ginawa natin? Masaya mabuhay. Masaya mabuhay? Bakit? Siyempre, madami kang pwedeng ma-experience sa life mo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Sobrang dami pa na pwedeng magandang maranasan mo. Sabagay. Ako naman, love, na-realize ko na ano, ang laki pala ng mundo. Na ang daming iba't ibang mukha, ang daming iba't ibang races na pwede mo makasama sa isang location lang. Tama. Tapos parang ang dami pwedeng i-explore. Mm-hmm. So parang mas nabuklat yung mata ko. Dahil rin sa'yo. Kasi ako yung nag-aya sa'yo dito. Oh, and then tsaka ikaw yung mahilig mag-travel eh. Ako okay lang ako sa Pilipinas eh. Pero parang nabubuksan yung utak ko na ang sarap rin pala malaman yung iba't ibang cultures, iba't ibang traditions and everything. Tama. Di rin ito magiging posible kundi dahil sa Iguana. Maraming salamat sa inyo dahil sila nag-book ng trip na to. Siyempre, may konting discount kami. Kaya, thank you so much. More travel vlogs to come dahil kakarating lang namin dito sa Greece. Panoodin nyo sa vlog ni Jajay para makita nyo yung buong experience ng mga countries na yun. Tama. Wala pa kasi sila nakita sa Greece eh. Magpapakita muna akong konting clips ng Santorini dito. Yan. At ayun, nabitin ba kayo? Abangan nyo sa mga susunod na vlog dahil marami pa tayong travel vlogs dito. Kaya para sa vlog na to, tatapusin ko na. Thank you very much for watching. Ingat lagi. God bless and see you in next vlog. Bye! I'm going crazy. So 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓